Guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? Welcome back to my channel. At sa hindi pa nakakilala sa akin, ako si Mercedita Elias. At huwag niyo kalimutan, i-subscribe ang ating YouTube channel, Mercedita Elias Vlog. Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuting kalagayan kayo, saan sulok ng mundo mang kayo naroroon. Lalong-lalo na sa ating mga OFW, nakatulad ko. Shout out sa inyong lahat dyan dito sa Saudi at saan sulok man ang mundo na may kaibigan ako na mga OFW. Shout out sa inyong lahat at sa aking pamilya sa Pilipinas. Shout out sa inyong lahat, sa aking mga anak. Kumusta kayong lahat? So ngayong umaga ay meron tayong another video. So itong video na ito guys ay about pa rin sa sakit, pero hindi siya sa tulo. Hindi tutulo kung hindi about sa constipation. Constipation, almoranas, at ang pagkati ng ari ng babae o lalaki. Kasi meron naman mga lalaki na kumakati ang kanilang ari, lalong-lalo na pag meron silang infection. So today guys, nakatanggap ako ng message galing sa aking messenger sa isa kong tinutulungan sa may tulo. No? Silang dalawa talaga ng mag-partner, meron silang tulo. Yung girlfriend niya, bali nahawaan niya. So siya na rin ang naggamot ng kanyang girlfriend. No? Kasi na meron siyang katalik na iba, and then natalik din niya yung girlfriend niya, so nahawaan niya yung girlfriend niya. Ayan. So, ang tanong niya is, dahil ba sa tulo, yung pagdumi ng girlfriend niya ng may dugo? Okay? So, ang sagot ko is, no. Ang pagdumi ng depende kasi yun guys, depende kasi yun, kasi nga meron tayong constipation, ano yung pag matigas, no, matigas kasi sabi niya is matigas yung dumi, and then merong kasamang dugo. So ang inaalala niya yung dugo sa kasama doon sa dumi. So, ang ano ko naman dyan is normal lang naman pag magdumi talaga tayo ng matigas. Tapos, malalaki pa. O, merong mga dumi na ganun. And then, magdugo talaga yan. Merong dugo. Minsan nga ako eh, ganun. Pag matigas yung aking dumi, pag mag-ano ako, may dugo nakasama minsan. Kasi, meron din na sa mga lalo-lalo na sa mga kababaihan na dumaan na sa pag-anak, meron tayong almoranas. Ayan. Shout out sa may mga almoranas diyan. Ayan ha. So pag-usapan natin ngayon mamaya-maya kung ano ang mga bawal kainin sa may mga almoranas. Ayan. So ang constipation guys is matagal, no, matagal mag lapas yung dumi. I was remember no na meron ako kasama sa Jordan. Ilang taon kami magkasama sa trabaho. Meron siyang problema kasi nga meron siyang constipation. At alam niyo ba kung ilang oras, isang oras siya sa toilet or sa CR, sa hamam, sa bathroom. Isang oras makaihiun ka na, hindi ka pa makaihi kasi nga ang tagal niya matapos, kasi sabi niya is matagal maglabas ang dumi niya, lalong-lalo na pag tubol, no, yung matigas. So yun ang problema sa merong constipation. Ang problema pa dyan is magpunta kayo sa travel, and then mag-stop yung bus,
magpunta ka sa toilet, tapos nakapila pa dyan. So, sobrang problema, ano? Kasi matagal ka matapos, kawawa yung mga nag-antay, no? Makaihiun na. So, yun ang isang problema sa my constipation. Kasi nga, matagal. Matagal maglabas ang dumi. So, anong dapat natin gagawin dyan? So, ang gagawin natin dyan is, para hindi tayo magdumi ng matigas, kailangan natin mag-drink more water, ha? Dagdagan mo pa yung pag-inom mo ng tubig. So, ang water kasi guys is nakakapag ano yan ng dumi, no? At mag-green tea. Ayan. So, ang green tea is maganda sa my constipation. Yung green tea is nakaka ano sa dumi at nakakatulong pa sa pag-ihi. No, kung hindi ka nakakaihi, kailangan mo mag-inom ng green tea or kahit anong tea. Di, tingnan mo si kaihi ng ihi pag nakainom ka ng tea. Kaya ako pag mag-travel ako, hindi ako nagiinom ng tea kasi makaihi ako. Sige, punta ng CR pag makainom ako ng tea. So, isa yan guys, makatulong sa inyo pag meron kayong constipation, ang green tea. Mag-inom kayo ng green tea at more water para hindi magtigas ang inyong dumi. At next, yung mayroong almoranas. Ayan. So, pag mayroong almoranas, masyadong problema. Kasi pag may almoranas ka, guys, tapos matigas pa yung dumi mo, magdugo talaga yan. Magdugo. Saan ba natin nakukuha yung almoranas? So, yung almoranas, guys, ay lalong-lalo na sa mga kababaihan, yung sobrang lakas ng impact ng pag-iri, no? Pag-iri natin sa pagpanganak. Yung pag-anak natin, lalong-lalo na marami na tayong anak. So, magkaroon talaga tayo ng almoranas, no? Kasi ang yung ano yan eh, yung bituka natin na napunta sa na ano, parang nahila siya papunta sa baba. Kaya lumalabas siya sa ating puwitan sa pag-ano yan, pag-iri natin, no, sa sobrang lakas ng iri. Mga anak ka kasi, iri ka talaga. Lahat ng yung ano mo, lakas. I-ano mo talaga, ubos-ubos talaga yan. Pag nanganganak ka, lalong-lalo na pag malaki yung ulo ng bata. No? So, kaya yung ano natin ay nadadala papunta sa baba. Kaya, kailangan yan siya ibalik. No, yung iba nga na, uupirahan dyan sa almoranas eh. Kasi nga lumalabas siya, tapos masakit. Masakit yan. No? Kahit parang ano lang, yung parang munggo or parang laki ng mais. Nung ano ng mais, ganong kalaki, masakit. So, kailangan wag na wag kumain ng manghang. Mga sili. Yan, mga sili. Bawal sa may almoranas. At pag may constipation ka, malaking problema. Pag may constipation, hindi may almoranas ka, malaking problema yan. Kasi pag magdumi ka, magdugo. Magdugo talaga yan. Oo. So, kailangan mo talaga yan na gamutin. Yung iba, operahan. No? Kailangan tanggalin yung almoranas na lumabas sa puwit. Para mano siya. Mawala na siya dyan. Kasi problema pag meron nang dyan siya. Kasi pag magdumi, madaanan talaga yan. And then, magdugo talaga siya. Yan. Ang isa sa dahilan kung bakit ang dumi ay nagkakaroon ng dugo. So, yung iba naman is meron talagang problema sa loob at ang doktor na ang may alam dyan. Ano?
Basta yung sa akin lang, sa aking experience lang, kasi na-experience ko na rin yun. Kasi nga, nagka-almoranas din ako. Pero nawala na rin yun. At ang sikreto lang, ay ang ginamot ko lang doon is katsalis. Yun. So, sa mga may almoranas, so, subukan ninyo guys ang katsalis. No? Yung bilog, tapos ano doon sa loob, parang chinsanso. No? Pero, if, ano siya, iba yung amoy ng katsalis kaysa chinsanso. So, ang katsalis guys is gamot yan. Gamot sa mga katikati, gamot sa kilikili, at gamot sa almoranas. Ayan. Yun lang pinahid-pahid ko da noon, mga year 2004, yun ang ginamit ko. Sa awa ng Diyos, wala na. Nawala na siya. Oh. Meron naman minsan pag mag-iri ako ng, lalo na pag matigas yung aking dumi, may lumalabas na maliit. Maliit na lang siya. Hindi katulad dati, pag mag-iri talaga ako na magdumi, magdugo. At maraming dugo. Yes? Kaya hindi ako kumakain ng maanghang. Hindi ako mahilig kumain ng sili. Kasi nga, isa yan sa bawal pag may almoranas ang sili. So, sana nakuha ninyo yung aking mga tips about sa constipation at saka sa almoranas. So, dito naman tayo sa Makati ang Ari. So, ang Makati ang Ari ng babae, so, meron akong free views vlog about sa mabaho ang ari or makati. So, ang tanong kasi, pwede ba ang bawang ipasok sa ari para mawala yung kati? So, ang sagot is no. Kahit tingnan niyo yung vlog ni Dr. Lisa Ong, hindi pwede ang bawang. Okay? Para sa ari. Sa ari ng babae, lalo na sa babae, hindi pwede ang bawang. Kasi ang bawang ay sobrang tapang ang amoy. No? Hindi siya maganda sa ari ng babae. Kasi maglalo magbaho ay yung amoy, no? Madagdagan yung amoy. Amoy sardinas pa yung ano, no? Tapos madagdagan pa ng madagdagan pa ng bawang. So anong ano na ang amoy, no, ng ano natin. So 'yun. Hindi pwede ang bawang sa ari na Makati. So ang bigay ko sa inyo na panghugas is yung lactasin. 'Yun ang gamitin, lactasin. Or yung dahon ng bayabas, palagi ko yung tinuturo sa inyo, yung dahon ng bayabas, ilaga lang at yun ang ano ninyo, hugas ng mga maligamgam. Or kung wala kayong dahon ng bayabas, pwede na rin yung aligamgam na tubig. Yun ang ihugas, no? Maligamgam. Para yung germs, yung bacteria dyan ay mamamatay. No? Kasi nasa labas lang naman yan eh. At yung yogurt, no? Yung yogurt, yun ang ipasok mo dyan sa ari mo. At kahit si Doktora Lesa, yun ang kanyang itinuro din, yung yogurt. Para sa ari ng mga kababaihan na may amoy at may mga katikati. Yan. So, yun lang guys, ang dagdag tips, sana may nakuha kayo sa vlog na to, na dagdag konting kaalaman lang, no, para sa lalo na lalo sa mga kababaihan, na mag-ingat tayo palagi. At sa mga kalalakihan naman, mag-ingat kayo. Dapat makontento kayo sa anong meron kayo. Kung meron na kayong girlfriend, huwag na kayo makipagtalik sa iba, no, para walang hawaan. Kasi nga, at hindi ba, nasasarapan din kayo makipagtalik sa mga may mga sakit. Ah, ang sarap, isang ano lang yan. Pero yung sakit, dadaladalahin mo yan ng matagal. Ilang buwan, lalong-lalo na pag wala kang magbili ng gamot, wala kang pa-doktor, daladalahin mo yung sakit hanggang mag-amoy. Mag-amoy ka na lang, daladala mo. Ayan. Yun ang
bayad sa sarap. Ayan. Na kahit may sakit, tinitira nyo. Ah, makontento kayo. Ah, yung iba may asawa na, nagipagtalik pa doon sa may mga babae na mga bayaran o may mga sakit, tapos makipagtalik doon sa misis nila. Anong klase? Di ba? Ha? Yung kaya yung iba hinahiwalayan kayo ng asawa nyo dahil sa mga ginagawa nyo. Wala kayong, hindi kayo nakukontento sa bibingka ng asawa nyo. Anong bibingka pa ang kailangan nyo? Ha? Yung nagtikim kayo ng mga bibingka, eh, bibingka may mga ano pa, may mga sakit. Ha? Buti sana mga virgin yung mga bibingka kinain nyo. Yung mga bibingka kinakain nyo, kung sino-sino naman ang kumakain dyan. O tapos pagdating nyo sa bahay nyo, kakainin din nyo yung bibingka ng asawa nyo. Ah, wala kayong kaano eh, wala kayong kaanuhan, no, kabusugan. Hindi kayo kontento. Hindi kayo nabubusog sa bibingka ng misis nyo. Yan, yan ang mapapala nyo. Sakit. Yan. So, sana mag-ingat na kayo sa susunod. Ah, lalong-lalo lang sa mga kalalakihan. Para hindi kayo magkahawaan. Kasi yung tulo, nakakahawa talaga yan. Oh, kakahawa. So, yun lang guys. Maraming salamat. At sa mga sumusuporta sa akin, sa aking channel, maraming salamat sa inyo. Ang Diyos nang bahala sa inyo, sa inyong pagtulong sa aking channel. At gabay ang Diyos, palaging magbibigay pa ng more blessings sa ating lahat. Maraming salamat and God bless us all.